Hello po. Gagawa po tayo ng sushi ngayong araw. Gagamitin po natin yung sushi wrapper. At saka ito po, kanin, sushi rice. At saka ito, shredded na carrots. Isang cucumber. At saka radish preservative and avocado. At saka sushi vinegar. Ihalo ko natin sa rice. Auntie, I don't like avocado. Yes? I don't like avocado. It's okay. Auntie Gingy will not put some avocado for your sushi today. Halo po natin yung vinegar. There's no avocado. No. Simpleng sushi lang po ang gagawin natin ngayong araw. Kasi kulang-kulang yung ingredients. Eh, lahat po ito ay vegetarian. Halo po natin ng maigi yung vinegar. Tsaka itlog. Yung ingredients po natin is itlog. Hiwain po natin ng mahaba para mas mabilis ilagay sa sushi. Tsaka gloves. Kailangan tayo magsuot ng gloves. At saka ito po, wrapper. Lagyan po natin ng kanin. Cucumber, egg, preserved radish, at saka balutin na po natin. Kailangan i-press ng konti para siksik siya. Ito na po siya. Ikakat na lang natin mamaya.
gawa po tayo ng marami para sa mga amo at sa mga bata. Kailangan po naka-gloves para hindi didikit yung rice. Didikit ang rice sa kamay natin. Tapos spread yung kanin. Kailangan pantayin yung kanin para may paglagyan tayo ng mga gulay-gulay. Itlog, cucumber, radish, at saka shredded na carrots. Tapos balutin ulit. Kailangan i-press. Roll-roll muna natin para dumikit yung wrapper. Ito na po. Pakadalawa na po tayo. Wala po tayong tuna fish or salmon fish. Mas masarap po sana may salmon fish. Lahat po ito ay puro gulay-gulay na lang. Kasi ayaw rin ng mga amo at saka mga alaga ko. Mga karni-karni ayaw nila. Kaya kahit konti lang yung ingredients, pwede po tayo makagawa ng sushi. Basta may wrapper lang. Tatlo na po tayo. Gawa na po tayo para sa mga adult. Yung para sa mga bata, medyo maliliit. Kasi para madali nila makagat.
sa mga matatanda. Ito. Dalawang cucumber. Itlog. Tsaka radish ulit. Lagyan ko po yung sa kanila ng avocado para medyo masarap kasi mga bata ayaw kumain ng avocado. Malaki yung hiwa ko. Lalaki yung hiwa. Saka wrap ulit natin. Mas masarap kasi pag may avocado. Kaso ayaw ng mga bata. Mas maalinlan nan pag may avocado. Ito na po siya. Medyo malaki-laki. Parang hindi sapat yung sopa para sa mga matatanda. Kasi sa mga bata, okay lang konti yung suka sa kanin. Kasi walang lasa pag walang suka. Kahit andyan lang po tayo sa Pilipinas, pwede po tayo gumawa ng simpleng sushi para matikman din po natin. Itlog, cucumber, pwede na. At saka carrots. Avocado. Para tayo ng avocado. Isang piraso lang po yung avocado namin ngayong araw, kaya kukunti lang. Nasira kasi. Tagal sa ref. Medyo malaki-laki. Bilisan lang po yung gawa natin ngayong araw kasi may pasok po yung alaga ko. Kaya kung maaga siya kakain tsaka magbihis, kailangan mga 12:15 alis na po kami dito sa bahay. Kaya pasensya na guys.
Medyo nagmamadali yung host nyo. Habol ko sa oras. Kasi maaga pa tayo ng market kanina. Pagdagan natin yung ito kasi medyo marami pa. Konti na lang yung kanin. Ito na po. Wala na po tayong kanin. Avocado. Ito po, last na to. Ito na po lahat. Lami, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito na gawa natin na sushi ngayong araw. Ngayon, ikakat po natin para makakain na yung alaga ko. Itong malalaki para sa mga adults. Itong maliliit para sa mga bata.
pan po natin. Sarap. Yung buntot lang sa akin. So, ito po yung soy sauce ng sushi. Ito na po yung ginawa para sa alaga ko. Ito. Kailangan may decoration din siya. Ayan. Thanks for watching. Bye-bye.